bata na ngayong araw ang Brigada Eskwela ng Department of Education. Pero ang mga lumang problema muli pa rin kinakaharap ngayon ng sektor ng edukasyon, gaya ng kakulangan ng classrooms at mga teacher. May report si Marisol Abdurrahman. Taong-taong isinasagaw ang Brigada Eskwela para ihanda ang mga paaralan para sa pasukan. Ang mga gurong katatapos lang magsilbi sa eleksyon, sa Brigada Eskwela naman nakatutok ngayon. Pero taon-taon, pare-pareho lang din ang mga problema, gaya ng maruruming classrooms, sira-sirang pintura at mga upuan. Bagamat natutugunan naman daw ng DepEd ang mga pangangailangan sa eskwelahan, aminado silang meron pa rin talagang problema. Kabilang na nga riyan ang requirements sa mga guro, sa mga classroom, maging sa mga textbook. Pagdating sa mga guro, sa ngayon, nasa 1:40 daw ang ratio ng mga teachers sa mga estudyante. Aminado ang DepEd. Pag po pinagturo mo ang isang guro, more than 6 hours, apektado ang quality. Wala pang datos sa ngayon sa sinasabing problema sa mga classroom. Pero may 26,000 daw na mga bagong silid-aralan na malapit na mapakinabangan. As soon as it is completed, accepted, turnover. Yes, ma'am. Yan po ay matatanggap na. Natugunan na rin daw ng DepEd ang problema sa accessibility dahil may mga elementary school na raw sa mga barangay. Pero nariyan pa rin daw ang problema sa double shifting sa Metro Manila at sa ilang pangunahing lungsod gaya ng Davao at Cebu. Sa ngayon daw, base pa lang sa kanilang pre-registration noong January, nasa 27,817,000 enrollees ngayong school year. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, nasa 7,000 hanggang 8,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela sa June 3. Maaari umanong kulangin ang mga silid-aralan doon, lalo na't may mga kinakailangan ng palitan sa mga ito. Ang mga classrooms na dapat nang i-condemn, pero medyo inaayos pa namin yung budget pa, hindi pa dumadating. Kaya pagtsatsagaan na lang namin yung mga classrooms namin na pwede pang i-repair. Marisol Abdurrahman, GMA News.